What's up, everyone? I'm RG. And I'm Steven. And it's time to eat with the Hunger Rangers! Ba't pala nagsuntok? Our new show here on Space Fellow, kung saan gagawin namin ni RG ang isa sa pinaka-paborito namin gawin. Sumuka! Ay, hindi! Yung kumain! Ah, ganun ba? Hindi ba sumuka? Wow, diet ka! So, ano pa bang masasarap sa pagkain? Diba? Pero, this food vlog has a twist. Kasi we will be featuring foods, either we will rate them, or we will hate them. Correct. Tama yung si RG. On today's episode, ayun nga po, we will be reviewing all of these discount store, what do you call it? Hard discount stores. And we will be checking if they stand up against yung mga branded. Alright. So, we will be beginning to eat. We will begin to eat. So, hindi lang kayo manonood na kumakain kami. Eh, para tong wine tasting. Gaganong-ganon yung pakain. The joke. So, meron kami dito iba-ibang snack items. Tsaka bread spread. Naiwan yung S. Bread spread. Kasi dalawa sila. Na binili namin sa hard discount store. Okay. So kung hindi nyo alam, ikaw alam mo ba kung ano yung hard discount store? Oo. Ano? Daiso. Wow! Is that a hard discount store? Kasi 88 or less. I have a point. Yeah. Oh, diba? Have a point. Bargain bin ang tawag. Yeah. Mga bargain, mga dollar store, thrift store type of deal. Pero yun nga, here in the Philippines currently, lalo na sa probinsya, marami nagbubukas ngayon ng mga hard discount grocery or everyday grocery. So it's more than your usual 7-Eleven or convenience store. Kasi marami siyang items eh. Mm. Diba? Minsan nga may meat pa eh. Mm. Pero the cost is super, super low. Like we're gonna say some of the amounts of these items and then compare it to kung magkano namin nakita yung branded. Mm. Example, sa SM, Pure Gold, or Robinsons. This is not a sponsored content. Baka naman. Though kung gusto ng Dali, o nag-brand medyo na kami, ha? Gusto ng Dali, yan, nalaglag. Na-sponsor ang kami, kahit dalawang kahon lang ng Vicente Vidal, ng chips. Okay na mo kami. Okay, so let's start. So, RG, pag kumain tayo, lagi 1 to 5. Let us pray? Hindi! Let us pray! Hindi, 1 to 5 ang rating. Okay. 1 as... 5 as... Wow! May price reveal dapat to. So, anong gusto... Dahil first episode, do the honors, what do you want to try first? Choco pie. Pakita mo lang mga konti sa... Choco pie. Okay. Choo-choo train. So, ano muna yung naaalala mo na, ay hindi, Choco PN nga eh. Ah! So nasabi ko yung brand. So baka naman, actual Choco Pie. Pero yun yung brand na branded. Yeah. Which is usually, magkakaroon yung brand. So usually, ang Choco Pie na yung, ano yun? Orion. Is 165 pesos. Yung isang kahon. Bottoms up. So, kung 165, 12 pieces ang isang kahon. Ang isang piraso ng Choco Pie, Orion,
is 1375. Wow! And yet, itong Choco PM na galing ng Dali just cost 5 pesos. It's in the receipt. 5 pesos only. Tignan na po namin ang Choco Pie mula sa Hard Discount Store. At sabi nga po ni Guga Foods, cheers everybody! Cheers! Cheers! Alam mo, for context, nasunog yung dila ko kahapon. Kasi kumain naman madaming hot sauce. Mm. So nandun pa rin yung burnt na effect. Mm. Pero more or less. Carry, no? Carry. Sarap. Gawin na nating 4. Strong start kasi hindi siya same ang flavor with the choco pie. Iba yung chocolate nila and sigurado. Ah, oo feeling. Naman. Oo naman. Pero ito, 5 pesos. Not bad. Hindi ka mag-miss out. If you want yung vibe for less money, yeah. Okay na to. So, sa akin, 4.5. Near perfection. Same din with RT. Yung kanyang chocolate is not the chocolate. Pero, malapit na. Super. Super malapit na. Pwede na. In fact, gusto ko nga mag-seconds eh. Just to prove. Marami pa tayo na kain. Hindi, pero just for the audience. Para may B-roll din tayo. So let's open up. Wow! Oh, nalaglag. Okay lang yan. Tawag nila cross-section. Pero kakainin ko na nga siya. So, IG, yes. Nalunok mo na. Di pa. May marshmallow po sa ngiling-ngiling ko. Let's try next dahil galing tayo sa matamis. Ako ito talikod muna. Hindi ko may pangalang-alang. Kung gusto yung makakita ng pagpunas ni RJ ng alang-alang niya, subscribe to our patron. Hindi yung Patreon eh. Patron. Patron. Yun yung hard discount version ng Patreon. Patron. So, dito naman tayo sa... Binubuksan ko na. Hindi ko pa na pinapakita. Dito naman tayo sa... Crackers. Okay. Basahin mo ka na yung pangalan. Happy Flakes! Kaya nakakatawa sa hard discount store. Sounds like Sky Flakes. So, pero hindi naman yun Sky Flakes. Fita yan. Fita. Sa Sky Flakes. Pero Fita sa pa rin. Sa MY San yun. I know. Parang MY San. Pero Sky Flakes pa rin yan. So, ang isang Fita na may 10 tacks, 6850 yung may pack na ganun. Ang isa. Ngayon, i-divide natin 6850 divided by 10, 685. At magkano? Drum roll please. Magkano ang Happy Flakes? Ooh, 5 pesos. Nakapiso ka lang. Well, dalawang piece almost. Round up na. Pwede na. Excuse me. So, buksan na po natin. Ito isa lang binili na kasi hindi kami sure. And as always, cheers everybody. Cheers. Cheers. Parang host chai. Pareho siya. Dead on. Mas maliit lang. Oo. Tsaka mas cute yung kita crumb. Na nawalan ka ng isang piso. Maliit. Now, ang tanong dito. Is it worth saving almost 2 pesos? Kung ikaw ay size matters, probably. That's what she said. Size matters. Pero kung hindi, okay lang. Pwede na. Kasi hindi lang pwede na eh. Kalasa niya eh. Yung nga eh. Lapit eh. Sobrang lapit. Okay. Next item. Huli na nga natin yan. It's special. Let's try Chipsy. The chips. Ay. Ano, di ba Marie yan? Pringles. Marie. Pringles. Marie. Bakit Marie? Chipsy. So, ang Pringles is 90 pesos. Shopee po yan. Ang Chipsy ay nagkakahalaga ng 55. Ano? Magkanong diskwento? Hindi ko alam eh. Basta mura. Magkanong Pringles? 90. Ah, 40. Layo. Oh. Tumalun ng... Ito po yung itsura yun sa loob. Looks familiar? Yes!
But the brand is not. Ang tanong. Ba't na mo yung chicheria? Hindi siya yung Pringles. Ah, hindi. Parang... As always, cheers everybody. Cheers. Cheers. ASMR? ASMR. Mm, malutong rin. Okay. Not bad. Nandun yung texture. Rating. Hindi, teka. I-explain natin for the viewers. By the way, may technique daw according to Pringles ano enthusiasts. Mm. Yung tong powdered side ang mauuna parate. Bakit? Sa dito dila. Yung, oo, sa dila. Bakit? Dito yung flavoring. Dito mo din malaman kung Pringles yung kinakain mo. Texture, the same. Malayo yung flavor. And definitely, kasi yung may ibang food dito, walang smell talaga. Yeah. Ito. Meron. Hindi pareho eh. Would I buy it? Yeah. Pero anong rating ko? As a rip-off, kasi yung goal naman is to make you think na you're buying the exact same thing. Yeah. And consuming the same product. Yeah. Ito. As a rip-off, 2. Very bad rip-off. Kasi ano eh, nakuha mo lang yung ito eh. Yun lang. The crunch. Pero. Kung standalone at hindi mo siya iisipin na rip-off siya ng Pringles, I give it a 5. Yeah. Kasi, 50 pesos for Pringles alike or Lays. Yeah. Lays. Mukhang Lays eh. Pero Lays stacks. Lays stacks, whatever. Mm. Okay na din. Yeah. In fact, makakatipid ka 40 pesos. Mm. Ganto ka laking lata. Mm. Ako, I'll give it 3.5. Kasi medyo manipis yung potato. Pero yun nga, kasi it's with the price. So, pero okay na. Kung hindi ka ma-arts, kung hindi ka ma-arte, carry na yan. Pero kung... Ako hindi. Kung ma-arte ka, may budget ka, sige, mag-Pringles ka. Hindi pala natin na-rate yung, parang ano yung, Happy Flakes. Ay, oo. Wait, I'll give it... One more. I'll give it 3. Ako? Kasi medyo maalat. Di ba, just pita, medyo sweet. Na-agitate yung burnt na part ng taste buds. Hmm. Yeah. Kasi 'di ba, ang doon mo makikita yung alat pag so ano, may burnt yung taste buds mo, yung dila mo. Mm. Na-agitate siya. Sa akin, get 3 na nga. Mm. Kahit nasasaktan ako 3. Physically nasaktan. Since puro pagkain kami, kailangan ng panula. Kailangan ng ano, kailangan ng mumog. Uh-huh. We're gonna taste the apple flavored drink or apple juice of Twisto. Full disclosure, nung kakabukas ng Dali malapit dito, nabili ko na pala siya dati. Pero hindi ko na maalala na yung lasa. Yun yung problema. Okay. Naka-apat ako, hindi ko pa rin maalala yung lasa. Pero, we shall see. So, unbiased naman kasi hindi ko... Ano yung branded niyan? Zesto. Zesto. Which is... Alam mo, kung bibili ka pa ng Zesto sa Dali na rip-off. Pero wala naman. Pero grabe ka naman. Nagdali ka pa. Eh, ang mura-mura na ng Zesto. Lalagay na lang namin yung price dyan ng Zesto. Hindi namin makita ngayon. Pero si Twisto... Actually, 15 siya sa ibang lugar. Ang isang pa. Isang tetra. Mahalo. Ito, 7.25. Higop. For starters, hindi siya lasang Zesto. Ang sarap. Pero ang sarap. As parang ice candy. Oo. As a connoisseur of all things processed and ano, sugary. Hmm. Hindi to Zesto. Hmm. Definitely hindi to Zesto. Mouthfeel, yung asim, yung flavor of apple, hindi. Hmm. It's not the same. Ang point dito, masarap ba? Siyempre. $7.50 lang, di ba? Hmm. Parang nakabili ka ng... Ah, $25. $7.25. Mas mura pa nga sa Arian. Isang pakete na parin. Tama. $7.50 yun. Saka laki ah. $2.50. Di ba big $2.50? Hmm. Ito Zesto na super $2.50. As adjectives. Oh. Eh, ang rating? Ako, 5. Ikaw. Ako? Sarap. As a rip-off?
gets nyo naman, uno. Kasi hindi ito zesto. Pero dahil masarap siya, bilhin nyo na, 5. Kaya 5, bibigyan mo na 5. Okay. Pero this is a bad rip off. Yung yun lang yung sasabihin ko. Kasi hindi ang layo eh. Sarap. Go. To the dahil, syempre, di, gusto na yung matikman lahat, susubukan naman namin yung orange version. Familiar na lang tayo lahat, di ba? So kung ano yung zesto na orange. It's very classy. Baon ng mga bata. Ako, yung na, kung may nawawalang sukli sa bahay, pinabibili na sa zesto. Kinukupit. So, susubukan namin. Ang twist o, hindi big 250, super! Ulitin natin. Twist o, super 250! Pwede lang may kuning endorse it. As always, cheers everybody. Cheers. Cheers. Then again, masarap. Harap. Pero zesto rip-off, hindi pa rin. Hindi siya kasing tamis ng zesto. Oo. Oh. Tapos iba din yung, as I said, mouthfeel. Yeah. Wala yan eh, hindi pa lang napapak. Ganun, sa ngala-ngala mo. Okay, okay, okay. Next item. Tuloy-tuloy po kami kumain. Buffet. Dahil nahabal namin yung memory ng camera. Okay. Grand Bisque. Chocolate chips. Hindi na yung ma-zoom eh. Lalagyan na namin. Cheetos ba yan? Lalagyan na yung original price ng main competitor. Ano na? Cheetos ba yan? Hindi. Yung, eh. Ano? Hindi. Cheetos yan. Chips Delight. Chips Delight. Chips Delight yung katulad ng design. Actually, kung yung design mo, mapapansin nyo, pareho lang din. Tapos, yung Bisnary Bisco. Grand Bisco. Cookies. So, this cost, this cost, one piece, $11.50. Ito ha. Paulit. Emphasis. Ang liit. Mura na nga, huwag ka magreklamo. Hindi yun. Mura na nga, ayun. Mas malaki pa yung plastic. Alam nyo gano'ng kamahal mag-manufacture ng plastic. Cheers, everybody. Yeah, for some reason, alam nyo lang yung gano'ng. Cheers. Sino sa inyo nagtaas ng toast? Naka-iwan. Uh-huh. Hindi sunog siya. Kaya sobrang crunchy. Yung Chips Delight, ani crunchy talaga, pero hindi lasang sunog. Yeah, it's a great thing. One. Please, I mean, mura siya. I can't complain, pero sunog yung cookie. Okay. Anyway, next is this. Drink ulit. It's a... Nomu Nomu. Pocari Sweat ata yung kinukopya. Pocari Sweat. Hybrid, hindi mo maintindihan. Kumogu-mogu ba? Pocari Sweat. Oh, ano? Ay, hindi, Gatorade data to. Lychee drink. Kung nakikita nyo naman, may mga lumulutang din. Actually, mas palalaki yung data de coco. Ang isang mogu-mogu ng ganitong size is... Maglagay ka na lang kaya ng presyo sa baba. 70. Oh. Ang isa. Nalagay rin namin dyan sa baba. 70 ang isa. While si Nomu Nomu... Yung Gatorade copy. Oh. Ano ba yun? Nomu Nomu. 33. Kalahati din. Kalahati cut in half. Full disclosure, hindi ako fan ng Pogo mo. To begin with. Kalahati. Alam mo ang lasa. Oh, pero ayoko nung masyadong malaking texture sa mouth. Kumakain, parang kumakain ako ng eraser. Cheers. Cheers. Close. Okay na din. Very close. Hindi ako fan ng Mogo Mogo, pero close. Good enough. Good enough. Let's rate. Ako, 4. 4 because nandun yung repulsion ko for Mogo Mogo. Nandun yung kasi hindi ko gusto nga, di ba? May taste siya. Nandun, nakukuha niya yung repulsion ko. Yung ayaw ko sa Mogu Mogu. Yeah. Ako, ang taste is 5. Pero even for Mogu Mogu and this, I'll give them a 3. Kasi may nakita ko sa Thailand, yung natatid ko bilog. Mas madali lumabas sa button. Hanggat di nyo nasusolve yun, square yung natatid ko sa loob, 3.5 lang kayo. Asymmetry. Masyadong designer. We will be trying Bakshun
Talut. Ang branded na counterpart nito is Jack Daniels. Pang. Cadbury. Which is around 100 plus 100 or 200. Mga 150. Size. Mga 80. Ano eh. Ang ganito mga 200 data to sa stores. Yeah, yung ganyang kaliit. 100 grams. Si... Ayawa. Si Salut Maxon, which is from Germany, I think, is priced at only 42 pesos. Wow. Ito, since processed food and sweets connoisseur, tingnan natin kung kakakong chocolate. Hindi po yun yung crack. Nabanggal. Okay. May casing kasi. Kinain yung crack. Parang daga. Tingnan natin. Okay, walang crack. So, mostly milk. Hindi nga, nangiwan lang natin sa labas kaya malabot. Hindi, ang tigas kaya. Kung magandang chocolate, kung mostly chocolate yan, magkakrack it. Cheers. Definitely not Cadbury. Pero kung G na G ka, gipit na gipit ka ngayon. Hindi nga sa gipit eh, kung may craving ka. Kasi chocolate naman, let's face it, kung trip mong chocolate, wala ka namang pakisino gumawa ng chocolate. As a rip-off, yung tinatry niya yung kopya, uno. Kasi hindi yan Cadbury. Branding pa lang. Akala mo, salute. Ano yun? Oh, salute. Eh, ang makakala... Sa ano sa kulay na to, akala ko Royce. Yeah. Pero, the way they're presenting themselves, wow, such English. Hindi. Yung pag-present ng product, parang yun nga, Cadbury. Uno. Bagsak. It's a bad rip-off. Pero, kung babasihan natin siya sa lasa, tanggalin natin yung branding. At pumikit ka. Yeah. Grabe. Tami, magandang milk chocolate siya. Yeah, pwede na. Hindi ko sinasabing, wag ka na bumili ng Hershey's, wag ka na bumili ng Cadbury, or yung mga Royce more, whatever. Mm. Pero kung may kick ka, or buzz, jump ika nga, ito na. I will agree with RG. Same. Ako, for the sweetness, I'll rate it ng 5. Kasi gusto ko yung medyo mild lang. Ayoko na sobrang tamis. Let's go to a spread. Kakalabanin kaya ng Fruity Land ang Good Shepherd ng Baguio. Or Goobers. Hindi. Ano ito? Mukha siyang silent toll eh. Silent toll. Mukha siyang silent toll. Pero ang presyo nito is... Ang isa nito is 69. Nice. Ng ganyang kalaki. Nice. Ganyang kahit. Nice. Ito ba eh, yung texture niyo kahit balik pa rin. Very thin. Itapon kaya natin. Julinis tayo dito. Okay, disclaimer. Hindi na yung sinasaya na puro sweets lang na bibili sa dalihan. Oh, it just so happens, ito yung within our plan budget range. Ah, hindi lang yun. Ito yung mga kinakrave namin. Yung mga kinakrave namin. Okay. So may nabibili naman doon, show my hotdog, gano'n. Meron din doon mga shampoo, deodorant. Pero paano na rin i-demo sa inyo? Hunger Rangers yun. Sorry. Cheers. Cheers. Definitely not Good Shepherd. Yeah. Iba yung texture nun. Transparent, full transparency, hindi pa ako nag-goobers. Where have I been all my life? Pero yung Good Shepherd. Oh! Strawberry jam, Baguio. In which I say, where have you been all your life? Puro goobers kayo, mga important. Maganda yung texture niya. Actually, naisip ko, maganda siya ipares ng peanut butter. Sa mainit na pandesal. Ako, I'll give it 4.75. Wow. Mabutal yung score. Kasi nobody's perfect. Yeah. Kuha niya yung may fruit na buo. Pero yung consistency, kaya pang lagutan. Pero kasi nga, it's within that price range. Ba't ka pa nagre-reklamo? Siyempre, pag nagdagdag sila na sugar, alam ako. Eh di, yung nagmahal na plus, siya. Plus, oh. Edi sa'yo, bumalik ka na lang si grocery. Ah, hindi. Ano may kasabihan? pag ikay gipit, sa dali kumapit. Oh, dali ah. Baka naman, delivering yun. Sponsor, baka naman yan. Delivering. Matagal na po inihintay ni RG matikpun. Ito po ay Gonut. Yung ni-rip-off niya ay Jif Peanut Butter. Hindi. Nutella. Nutella yun. Hindi ba Jif? Okay, anong kaibahan sa unang tingin? Unang-una. Hindi, pakinggan nyo muna. Hindi nga unang tingin eh. Unang dinig. Unang dinig. Plastic. Lata po. Hindi. Plastic to. Biro lang po. Paso.
ice and glass. Glass. Glass hindi pala jar. Glass jar. Hindi pala glass na glass. But glass but jar. Look, even the seal is good. Just pag like nabasag that. Kaya ito mo. Pag nabasag yun, napapalayas. Magkalap tayo. Wow. Fresh. Fresh. Mm. Oh, smell. Smero, smero. Pero anong nasasabi mo sa smell? Well, una, ang Nutella, parang na halos, halos. Mm. Close. Pero ito yung maganda. Walang mantika. Bug. Like, bug. Like, pero tingnan mo, parang ano eh, parang sa Dairy Queen eh. Here po, sir. Bug. Nutella. Ang Nutella sa grocery is around 130, yung pinakamaliit yung ganyan. Tapos yung around this size is 600. Wow. And Gonut, si Jif. Si Jif. Si Gonut costs 79. Ew. Kasi nawalaan ng mantika. Ito so ba yung... may mantika plus 100. Meron naman tayong fita eh. Pwede wow, ang oh, galing. Hindi tayo nag-iisip. Kaso baka humalo yung lasa. Without pita mo. Okay, okay. Mas mamaya ka na mag-enjoy. Close enough, close enough. Oh, ayan. Kasi... Okay. Oh, diba? Parang palitada ng semento. Pakita. Oo. Okay. Bago tayo mag-cheers. Parang kumakain ng epoxy. Kasi po po tuloy. Lilagyan po tayo ito ng bulk kasi yun. Cheers. Dahil wala nga siyang ganun kamantika, wala yung texture ng Nutella. Kasi ganun, kaya may kaya yung Nutella may smooth. Parang slippery feel. May distinct texture siya kasi mamantika yan. Pwede na, pwede na. Pwede na to. I'll give it a 4. Kasi naghahanap, totoo lang, naghahanap ako ng chocolate spread. Na hindi mahal, eh, alam niya naman. 2. 2, pero kumakadila sa kutsara. 2. 2, pero nakasampung bili na siya nito. 5 yan. 5 sa kasi ang mura niya sobra. Tapos, okay na. Sabi, kanina, kagaya na sabi mo kanina, kung craving at craving. O na budget ka, pwede na. And that's it for our episode today dito sa Hunger Rangers. Kung meron pa kayo mga gustong pagkain na subukan ni RG, IG lang. Did you? Oo, oh, tama. Para ka. Hindi na gusto niya subukan na yung IG or puntahan, pwede kayo tumawag. Pwede kayo tumawag. Sponsor? Pwede, oo. Bakit hindi? Just comment down below sa comment section. Siyempre, wala ka naman sa like. Diba? Comment it down below and let us know. I'm Steven. I'm RG. And it's time to eat with the Hunger Rangers!